Good morning, brothers and sisters. Ito dito po, ang ating verse of the day is 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So, sabi dito, therefore, if anyone is in Christ, He is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, no? Napaka-exit lamang po ito. Ayan. Ayan po. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. So, no? Ibig sabihin po dito is kung nasa kay Christ na po tayo, nasa Panginoon na tayo, ang lahat ng ating mga nakaraan ay makakalimutan na. Kakalimutan na natin, no? Magbago tayo. New creation. And the world has passed away. So, yung mga bago ay dadarating sa ating buhay. Yan po ang ating pagtuunan, no? Wag na po tayong lumingon sa nakaraan. Dahil kung tayo po ay nasa Panginoong Hesus, kalimutan po natin ang lahat ng pangyayari. Kung ano man yung napakasakit, yan po ay kalimutan na. Yung pangyayaring tayo ay nakasala, ibao na natin sa limot ang mga yun. At tayo po ay move forward sa bago. Harapin natin yung bagong buhay. Napakaganda po kapag kasama natin ang Panginoong Hesus sa ating buhay, nasa ating gitna, at itama natin ang lahat ng kamalian. No? Ito pong isi-share ko, isa pong paalala na walang imposible sa Panginoon. Kaya, umpisa na po natin kung saan tayo nagkamali, saan tayo nagkulang, atin pong bawiin. No? Babiin natin ngayon, tayo po ay magbago. Alisin natin yung mga puot sa ating puso, yung mga hindi natin malilimutan na nakaraan. Alisin na po natin yun. Dahil pag papasok natin ang Panginoong Hesus sa ating puso at isipan, at tayo po ay mabiblas ng marami. Dahil kasama natin ang Panginoon, hindi tayo papapayaan. At lagi niya tayo nakikita dahil andyan sa atin. Isa po itong paalala sa ating pagkatao dito sa mundo. Hindi naman po tayo nagtatagal dito sa mundo. Pero yung mga nagawa nating kabutihan, ay mapasama tayo sa paglakbay patungo sa paruruna ng Panginoon. At tayo ay mabubuhay ng walang hanggan. So, napakaganda, brothers and sisters. So, let us pray. Lord God, thank you so much, Lord, sa buhay, Panginoon. Salamat sa iyong mga blessing na hindi namin maisa-isa. Thank you, Lord. Dahil kami po'y nagkakaisa, nagsishare na yung mga salita, nagbabasa. Hindi naman po namin maisa-isa ang aming mga kasalanan, Panginoon. Dahil sa sobrang dami, lalo na po sa aming isip, salita at sa gawa, Panginoon, kami po yung patuwarin. Ginoong Hesus, tingin niyo po ang aming mga kahiligan.
kami po'y may kahilingan at bawat isa sa amin, Panginoon. Ikaw lang po ang nakakaalam mo, Panginoon. Humihingi kami ng proteksyon laban sa mga sakit. Humihingi kami ng more blessing, Panginoon, sa araw-araw, lalo na sa aming pamilya. Ang mga may sakit, Panginoon, pagkalingin niyo po at patawarin niyo ang mga nagkasala sa iyo, ang nakalimot sa iyo, at lalo na yung may mga sakit, Panginoon, pagkalingin niyo na po, Panginoon, oh God, Jesus, ikaw lang ang may kakayanin na magbigay sa amin, Panginoon, ng mga kailangan. Ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming Ama. Oh God, napakabuti mo sa amin. Maraming salamat po. Hindi man po namin maisa-isa ang mga binibigay mo. Napakaswerte po namin dahil andyan ka sa aming buhay. Maraming salamat sa paalala ng iyong mga salita na iniwan mo sa mundong ito. Maraming salamat sa iyong pagtupos, Panginoong Jesus. Oh God, Jesus, thank you so much. Pupurihin ka namin sa lahat ng ginawa mo sa amin, Panginoon. Napakabait mo, Panginoon. Maraming salamat. Ito po ang aming mga kahilingan at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, thank you, brothers and sisters. Hanggang sa muli.